Good evening po sa inyong lahat, anyong haseyo. Maayong gabi sa inyong tanan. I hope and pray na okay lang po kayong lahat dyan. At sa atin pong mga kababayang mga OFW, sa ating mga kababayan na kung saan lumalaban, nagsasakripisyo, nagpapakahira para sa pamilya. Kapatid, kung saan ka man naroon ngayon, welcome ka po rito sa channel ko at mag-iingat ka po dyan sa iyong trabaho. Alright, thank you so much po sa inyong lahat. And for today's video po, as you can see, kumakain po tayo. Ganun po yon. Actually, ganito yan mga kapatid. Biglaan pong nag-aya yung supervisor namin na kumain daw po sa labas. Nagulat po kami kasi hindi po kami pinag-overtime. At sabi sa amin, unul siya. Kumbaga, wala daw ano ngayon, pahinga muna. Kinabukasan na yung overtime. So, pinagbigyan namin. Of course, kainan yan eh. Ganun tayo eh. So mga kapatid, kung bago ka rito sa channel ko, sana huwag mong kalimutang mag-like and subscribe ha, para ganahan tayong gumawa ng mga videos kung saan pwedeng mag-inspire sa ating mga babayan na nagganais pong pumunta rito sa South Korea. Patuloy po tayong mag-upload ng mga videos ano, para kahit pa paano mabigyan namin kayo, mabigyan ko kayo rather ng konting kaalaman pagdating po rito sa buhay sa South Korea. Kung napapansin niyo po ay ilan lamang po kami, kukunti lang po kami. Kasi ang amin po nga company ay family business lamang po siya, no? So kukunti lang po talaga kami. Pero dati umabot po kami ng 15 rito sa company namin, kaya lang nagpalit po ng amo, nagpalit ng management, pinagtatanggal yung mga ajuma or yung mga matatandang mga Koreans, at ang iniwan po kami pong mga Pilipino na mga foreigners dito, at saka itong mga ilang mga Koreano. Ayan po. So maliit lang kami. So mas maganda po sa isang banda kapag nagtatrabaho po tayo sa isang company ay ilan lamang po yung mga Pilipino, kasi kapag marami, di naman po natin maiwasan yung di pagkakaunawaan, kasi tayo pong mga Pilipino may ugali tayong ano eh, alam na po natin yon. Siguro marami pong nakaka-relate dyan sa ating mga babaeng OFW kung saan marami sa isang kumpanya o marami sa isang trabaho kung saan nagkakaroon ng problema. So sana iwasan po natin na talagang magkakaroon tayo ng problema, no, na makakabigto pa po sa trabaho natin. Ang South Koreans po ay talagang ano sila sa pagkain ganito, Samgyeopsal. Ito po ito yung natawag na Samgyeopsal. Alam ko, napakarami na po sa inyo ang nakakalam nito. Kasi sa Pilipinas din po, alam ko napakarami na rin po mga establishments na ganito. Ayan, kasi alam naman natin yung mga Pilipino talagang mahilig sa K-pop, sa culture nila. And of course, maging sa kanilang mga pagkain ay ginagaya na rin natin. Hindi lang doon, marami rin talaga mga Koreano na nagbi-business sa Pilipinas, ano? Kasi alam naman natin sa Pilipinas medyo mababa yung cost of production compare rito sa South Korea. And of course, talaga naman na ang mga Pilipino ay idulong-idulo po nila ang mga Koreans. So at this moment po, nagkukulitan lamang po kami ng aming mga kasamahan. Yung isa na kasi naming kasamahan rito na Koreano ay bago sa company namin, kaibigan ng bisor namin, galing sa isang malayong lugar. Matagal silang nagkita at ayun, pinasok niya rito sa company namin. Kaya napakaraming tanong, and of course medyo makulit din. So ganoon naman dito eh, pag matanda na makulit talaga. Joke lang po. So dito, kapag tayo ay nangingibang bansa, kailangan talaga natin na marunong makisama. Regardless man yan kung ano yung dialectong madatnan natin doon. What I mean is that, kasi sa tayo mga Pilipino, pakarami nating dialecto. May Kapampangan, ako Bisaya, may Ilocano, may Waray. So regardless man po kung ano yung madatnan natin sa company,
or kung ikaw po ay pumunta rito, kapatid, ang dapat mong gawin ay marunong ka dapat makisama, nang sa ganun ay gumaan ang iyong buhay. Este, gumaan ang iyong ano rito, sitwasyon. Kasi kapag soloista ka po rito ay napakahirap po. Ayan. Matinding tip po yan, ha, sa mula sa aking puso. Ayan po. Kapag may ganito pong mga sitwasyon na kumain sa labas, hindi po talaga maiwasan yung nagiinom ng kaunti. So as you can see rito, medyo nag-iba yung mukha natin kasi yung ininom po namin ay gusto ng bisor na yung pula na sojo. Yun po yung pinakamatapang na sojo. So okay lang yan kasi bihira lang naman. Huwag lang lagi-lagi kasi masakit sa lalamunan talaga. Ganun po yun. So after po namin kumain rito, nag-aya po ang aming bisor na mag-noribang raw po kami. So ang noribang po, abangan nyo po sa part 2 po nitong ano na to, ng video na ito, no? Meron po akong i-upload. Kasunod po nito, yun po yung continuation ng kainan namin. And of course, yung nandun na kami sa noribangan or yung karaoke bar, ano? So ganun dito, pagkakainan, after nyan, kasunod nyan, noribang na. So ganun lang po ang buhay rito. Mahirap na masaya. Kailangan mo lang talagang lumaban kasi pamilya, of course, yung ating ano rito, ang purpose natin para sa magandang kinabukasan ng pamilya. So kapatid, sana kung ikaw ay nagnanais na pumunta rito, ang video pong ito ay hindi sa tayo po ay nagyayabang, kundi para ma-inspire po ang ating mga kababayan. Or kung ikaw man po ay nagnanais na pumunta rito, gusto kong ma-inspire ka, kapatid, na kung ano man yung binabalak mo sa buhay, kung gusto mo man talagang pumunta rito, all you have to do is mag-pray ka muna. And of course, ask for God's guidance, ano? Kailangan mo rin talagang ano, mag-aral ng Korean language. Kasi kung kagaya ko po, kung kagaya kayo sa akin na pumunta rito, magtatrabaho as legal, yung EPS worker po or yung employment permit system po yung ano doon, government to yung transaction, kailangan mo lang talagang maipasa yung Korean language. Kasi doon po sa exam ay wala pong English na translation, or talagang pure Korean po siya. So hindi po siya mahirap kundi sobrang hirap. Ayun, kaya talagang kailangan po nating mag-aral ng mabuti ng Korean language kung gusto po nating magtrabaho rito sa South Korea. So guys, alam nyo ba kung ano to? Ito po ay Korean ginseng. Napakamahal pala nito, oh, dito, oh. Merong tag 8,000, merong tag 20,000. Grabe. So guys, thank you so much for watching. At bago tayo magtapos, panoorin nyo po interview ko sa kasama ko rito na bagong dating mula sa kanyang bakasyon sa Pilipinas. Isang binata po ito mula sa Baguio City, ano? In-interview ko po siya pagdating sa kapirehan, pagdating po sa savings. Once again po, thank you so much for watching, mga mahal na kapatid. To God all be the glory. See you on my next video po. Bye-bye. God bless. Panoorin nyo po muna itong interview ko, ha. Guys, katatapos lang namin kumain. Ayun yung makasama ko sa company. Matanda, makulit na. Kasing nata. Ayan. Baguio boy, kararating lang ng kasama ko. Gano'n siya, sincere kumbaga. Dito na naman siya mag-iipon para bibili daw ng mansion. Ayun, papagawa ng mansion. Ayan. Baka sakali makagawa. Baka sakali makagawa. Baka sakali lang, ha? Kasakali. Ganito ang buhay sa ano, dito sa ibang bansa. Di namin sukat akalain. Actually, kahapon pa ito nagsabi, nakala namin nagbibiro lang. Ayan yung... Sabihin mo. Ayan yung bisok namin. Libre mangarap. Baka magkatotoo. Diba? Nang pagdami. Libre lang mangarap. Kung gusto mo magkatotoo, gawin mo. Gawin mo. Kumilos ka. Kasi kung nangangarap ka, wala ka namang kilos, wala din. Pero rito, pwede kang mangarap, basta gawin mo. At least, pag nangarap ka, nandito na, bonus na yun kasi nandito ka na, eh. Nandito ka na, eh.
Pwedeng magawa, pwedeng mapit. Tatanungin natin kasi ito kasi binata siya. Interview natin regarding sa kaperahan. Saan? Hindi. May tatanong ako sa'yo. Di ba ikaw ay kuha na rito 5 taon? Ano yung may papayo mo dun sa ating mga babae na nag-apply or nagpupursige na makapagtrabaho rito sa South Korea? Ay. Ano yung advice na gusto mong ibigay sa kanila? Gusto ko lang, hindi naman sa pumayabang sa dito ako. Gusto ko lang, yung nandito kayo na, dapat yung pangarap ninyo, gawin nyo na. Gawin nyo na. Huwag yung makailang taon pa ang lumipas. Dapat, pagpunta dito, umpisa na. Pagdating sa kaparan, anong gusto mong mangyari? Mag-ipon? Ano ba, may percentage ka ba na, kunyari, sa buwan na ito, dapat 50% or 60% ng sahod ko dapat papasok sa bangko ko, or ilang percent ba dapat? Hindi naman bilang ang, isang binata. Dapat naman ang, siyempre may mga obligation din. Obligation tayo. Oo. Kung, kung married ka o single ka, diferensya yan. Siyempre kung married ka, kailangan pumunta sa pamilya. At least, mag-sipti ka lang para sa mga araw-araw gastos. Hindi naman sa, siyempre kailangan. Siyempre may mga chance rin na may magkanya niya sa'yo. Siyempre may safety ka din. Pero talaga Ikaw anong ginagawa mo kasi binata ka? 80% pa ng sahod mo na pupunta sa savings mo or 50%? Kasi ikon lang mga ako kasi mga mga 60-70% pag binata ka. Pero pag merit ka talaga, kailangan talaga yung Biliyado. Burago yun? Biliyado. Biliyado. Aru yo. Oh. Aru yo. Aru yo. You close. The biocho. Billiard nung. Ay, yapo. Pero gusto ako. Kaya lang. Nagaya mag-billiard, mag-billiard do kami. Oh, gusto yo. What's that? Gusto yo. Aru yo. Nagaya mag-billiard. Kanino yung ano diyan? Ije.